Ang maging yelo ng buhay ay isang kakilakilabot na paraan upang mamatay. Gayunpaman may mga tiyak na pagkakataon na kung saan ang mga tao ay nakakatakas mula sa kamatayan sa kabila ng pagkakalantad sa malamig na estado. Ngayon pag-uusapan natin ang 10 sa mga tao na yon na kung saan nagyelo at nabuhay at upang sabihin ang kanilang karanasan. Tiyaking manatili ka lamang nakatutok hanggang sa number 1 dahil ang isang to ay talaga naman totoong himala. Bago tayo magsimula kapatid, huwag mo sanang kalimutan i-hit ang subscribe button. Kalimbangin ang kampana nang sa ganon, lagi kang updated sa mga bago nating content. Kaya, simulan na natin. Number 10, iwa with nurse ka. May isip mong ikaw ay dapat nasa tubig o kahit papaano sa lupa upang magyelo. Ngunit, hindi palaging iyon ang kaso. No February 2007, ang 35 taong gulang na paraglider na si Eva ay nagyelo sa hangin habang siya ay nagpa-paraglide sa New South Wales, Australia. Naghahanda si Eva para sa World Paragliding Championship nang bigla na lang siyang hinigop ng makapal na ulap. Patuloy siyang tinamaan ng ulan at bagyo at hinatak mula sa 2,500 hanggang 32,000 feet. Tumagal din ito ng 15 minuto. Nawalan siya ng malay habang bumabagsak ang temperatura sa negative 50 degrees Celsius. Nagkamalay siya makalipas ng isang oras. Subalit, di niya makontrol ang paraglider dahil ang kanyang kamay ay tila nagyelo. Siya ay lumilipad sa taas sa 22,600 feet. Nang hindi nagtagal ay muli siyang hinigop ng ulap. At sa uli ang bagyo ay dinala siya sa 40 miles ang layo mula sa kanyang take-off point. Si Eva ay nabalutan ng yelo nang siya ay bumagsak sa lupa. Nagpapasalamat siya dahil hindi siya nagdusa sa permanenteng pinsala. Maliban sa ilang mga seryosong frostbite sa paligid ng kanyang tenga, gumugol siya ng isang oras sa ospital bago siya lumabas. Number 9, Erica Nordby. Sa mga oras ng madaling araw ng February 23, 2001, ang isang taong gulang na si Erica Nordby ay naglalakad-lakad sa nagyayelong lamig sa labas ng kanyang tahanan sa Edmonton, Alberta, Canada. Nakasuot lamang siya ng isang t-shirt at diaper na hindi sapat upang maprotektahan siya mula sa temperatura na umaabot sa negative 24 degrees Celsius. Hindi nagtagal ay nagyelo siya sa niyebe. Nagising ang kanyang ina na si Leila pagkaraan ng alas 3 ng umaga at nagulat na hindi pa umiiyak si Erica para sa pagkain. Hinanap ni Leila si Erica at hindi nagtagal natagpuan niya ito na binalutan na ng yelo. Maingat na binalot ni Leila si Erica ng kumot sa takot na baka masira nito ang nagyayelong anak. Maya-maya pa dumating na ang mga paramedics at pulis at dinala si Erica sa ospital. Iko-connect na sana ng mga doktor sa isang heart at lung machine ang kanyang katawan na kung saan magpapainit ang kanyang dugo bago ito ibalik sa kanyang katawan na magsimulan tumibok muli ang kanyang puso. Sa uli nagising si Erica makalipas ng 24 oras. Number 8, Mitsutaka Ochikoshi. Noong October 7, 2006, ang 35 taong gulang na Mitsutaka Ochikoshi ay nahulog sa stream habang nabigo sa pagtatangka niyang umakyat sa Mount Iroko sa Japan. Binali niya ang kanyang pelvis para manatiling may malay bago siya mawala ng malay kinabukasan. Siya ay nasagip nang makita ng isa pang umaakyat ang kanyang katawan 24 oras pagkatapos ng insidente. Nanatili siyang walang malay habang lumilipas ang oras at habang lumilitaw na si Ochikoshi ay hindi nagyelo. Ang kanyang temperatura ay bumagsak sa 22 degrees Celsius o 72 degrees Fahrenheit na natiling mababa ang kanyang temperatura ng katawan sa matagal na oras. Naghirap din siya mula sa pagkawala ng dugo at maraming organ failure. Nagulat ang mga doktor sa kanilang nakita at sinabi nila na ito ang kauna-unahang naitalang halimbawa ng isang nag-hibernate na tao. Naobserba nila na ang katawan ni Ochikoshi ay na-shutdown at dahan-dahang napupunta sa hibernation habang ang temperatura sa bundok ay bumabagsak sa 10 degrees Celsius. Sa uli siya din ay nakarecover. Number 7, Anna Bagenholm. Noong May 1999 si Anna Bagenholm, isang 29 taong gulang na radiologist, ay nag-ski kasama ang dalawa pang kasamahan sa bundok ng Norway nang mahulog siya sa isang nagyayelong sapa. Ang kanyang ulo ay nasa ilalim ng tubig habang ang kanyang binti ay nasa ibabaw. Sinubukan ng kanyang mga kasamahan na hilahin siya ngunit nagyelo na ang tubig. Siya ay naipit sa pagitan ng dalawang bato. Sa kabutihan pala, nakakita siya ng isang bula ng hangin sa ilalim ng yelo. Subalit, ang mga bagay ay naging masama at mas malala. Daan-daan siyang lumulubog sa tubig. Pinilit niya ang kanyang sarili para maalis sa pagkakaipit sa loob ng 40 minuto hanggang sa tumigil siya sa paggalaw. Nanatili siya sa ilalim ng tubig para sa isa pang 40 minuto hanggang sa dumating ang tulong. Sa oras na yon, ang mga paa na lamang niya ang nasa itaas ng yelo.
Si Bagelholm ay literal na nagyelo nung panahong naiangat siya sa tubig. Siya ay hindi na humihinga at ang kanyang puso ay hindi na tumitibok at ang kanyang temperatura ay umabot na lamang sa 13.7 degrees Celsius. Wala pang tao ang nakaligtas sa ganoong sobrang baba ng temperatura. Mabilis din namang ginamit kay Bagelholm ang heart and lung machine. Ang kanyang dugo ay inalis sa kanyang katawan at pinainit at saka ulit binalik. Nagpatuloy ito hanggang tumibok ulit ang kanyang puso kinabukasan. Siya din ay nakoma sa loob ng 12 araw at nagdusa sa nerve damage at bedridden siya sa loob ng 1 taon. At sa uli siya din ay nakarecover. Number 6, Beck Weathers. Noong May 10, 1996, ang 49 na taong gulang na si Beck Weathers ay nagyelo at halos mamatay sa isang bigong pagtatangka na akyatin ng Mount Everest. Bago ang pagyakyat ay nagkaroon siya ng operasyon sa mata upang maitama ang kanyang nearsightedness. Di niya alam sa uli, ito ay magiging problema. Ang hugis ng kanyang cornea ay nagbago habang siya ay umaakyat sa mataas na altitude na kung saan nagpahina sa kanyang paningin. Ang mountain guide na si Rob Hall ay binawalan si Beck sa pagkakyat at pinaiwan siyang maghintay hanggang siya ay bumalik mula sa tuktok. Subalit, hindi na bumalik si Hall, namatay siya kinabukasan habang sinusubukan tulungan ang iba pang mga climber. Bumaba si Weathers sa bundok kasama ang iba pang mga umakyat hanggang ang isang bagyo ay sa kanila tumama. Nawala ni Weather ang kanyang kanang guwantes at nagyelo siya kaagad. Hindi nagtagal ay nagdusa siya mula sa parehong hypothermia at hypoxia. Kinabukasan ng ilang mga umakyat ay natagpuan si Weather na nakalibing sa yelo. Ang kanyang braso ay literal na nagyelo at ang kanyang muka ay natakpan ng yelo. Siya ay nasa hypothermic coma na kung saan ang huling yugto ng nagyelong tao bago mamatay. Wala pang tao ang nakaligtas mula sa hypothermic coma sa panahong yun. Maging ang kanyang mga kasama ay inisip na siya ay wala na at sa uli siya ay inabandona na. Gayunpaman ang mountain guide at mga doktor ay binisita siya makalipas ng 24 oras at inihintay na lamang siya na mamatay. Pero sa huli si Weather ay nagising sa coma at talagang nakaligtas. Bagaman ang bahagi ng kanyang muka, braso at binti ay kailangan putulin. Number 5, Justin Smith. Noong unang bahagi ng 2015, natagpuan ni Don Smith ang nagyelong katawan ng kanyang 26 taong gulang nanak na si Justin Smith sa tabi ng kalsada na may kalayuan mula sa kanilang bahay sa Tresco, Pennsylvania. Si Justin ay umiinom kasama ang kanyang mga kaibigan noong gabi ng aksidente at umiinom sila para gunitain ang memorya ng isa pa nilang kaibigan na dating namatay sa isang aksidente sa kotse na kung saan nakaligtas si Justin. Umalis si Justin sa grupo bandang 9:30 ng gabi at naglalakad pa uwi nang siya ay nahimatay. Siya ay nanatili sa niyebe at ang kanyang temperatura ay umabot sa negative 20 degrees Celsius. Kinabukasan matapos makausap ng kanyang ama ang kanyang kaibigan, ay hinanap niya si Justin at nakita niya ito bandang 7:30 na ng umaga. Dumating ang mga pulis at paramedics upang hanapin si Don kasama ang kanyang nagyelong anak. Akala nila wala na si Justin. Sa katunayan, dumating na din ang coroner sa eksena para siyasatin ang sanhi ng pagkamatay. Nabalitaan din ng kanyang ina na wala na ang kanyang anak. Gayunpaman sinipr nila si Justin bago siya dalhin sa ospital na kung saan mabilis din siyang ginamot. Pamanga-manga dahil nagising siya pagkatapos ng 15 araw. Nakiligtas siya ngunit nagsuffer sa matinding frostbite na kung saan kailangan putulin ang kanyang mga daliri sa paa at kamay. Number 4, Stella Birdstone. Noong October 2010, ang 7 taong gulang na si Stella ay umalis sa kanyang tahanan sa Lier, Sweden upang hanapin ang imaginary treasure na iginuhit niya sa isang mapa. Ang temperatura sa labas ay negative 12 degrees Celsius at nalaman lamang ng magulang niya na siya ay nawawala na nang di na nila siya makita. Ang mga kapitbahay ay bumuo ng isang search party. Natagpuan ng kanyang amang si Peter ang kanyang mga bakas sa likuran ng kanilang tahanan at sinundan ng mga ito sa isang bangin na kung saan halata naman siyang nahulog. Subalit, ang kanyang mga bakas ay nagpatuloy na nagpapaiwatig na siya ay bumangon at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa pangpang. Isang manging isda, 3 helicopter at pati na din Coast Guard ay tumulong para mahanap lamang ang bata. Isang helicopter ang nakakita sa kanya sa tubig at binuhat siya sa ospital. Ang puso ni Anna ay tumigil sa pagtibok at inakala ng mga doktor na siya ay patay na. Kahit mabagal ay hindi sumuko ang mga doktor at pinainit ang kanyang katawan. At makalipas ang ilang oras ay muling tumibok ang kanyang puso. Nagkaroon ng malay si Anna makalipas ng 12 oras. Ngunit agaran din naman siyang inimatay. Makalipas ang 2 linggo, nagsimulang makarecover ang bata. At pagkalipas ng 3 taon ay halos wala na siyang maalala sa kanyang ginawa. Number 3, Gene Hillard.
Noong December 1980, si Gene Hillard ay nagmamaneho sa isang kalsada sa Minnesota nang ang kanyang sasakyan ay nahulog sa kanal. Ito ay isang napakalamig na gabi na may temperatura na mas bababa pa sa zero. Inabandonan niya ang kanyang sasakyan upang humingi ng tulong sa isang kalapit na bahay. Ngunit, sa kasamaang palad, walang tao sa bahay. Wala din tao sa katabi nitong bahay. Halos maabot niya na ang ikatlong bahay na may 3.2 km mula kung saan niya iniwan ang kanyang kotse nang bumagsak siya 4.6 meter ang layo mula sa ikatlong bahay. Ang homeowner na si Wally Nelson ay natagpuan ang katawan ni Gene kinabukasan. Siya ay literal na nagyelo at inakala ni Wally na siya ay patay na. Sinabi niya na ang kanyang mukha ay kulay puti at ang kanyang katawan ay kasintigas ng popsicle. Hindi nagtagal na pagtanto ni Wally na buhay si Gene na marinig niya ang daing nito. Nilagay niya ito sa backseat ng kanyang kotse at sinugod niya ito sa ospital. Hindi niya mailagay sa harap ng upuan si Gene dahil ang katawan nito ay literal na matigas at nagyelo. Sinabi din ni Dr. Sadler na pati ang eyeball si Gene ay nagyelo. Hindi rin matukoy ang temperatura dahil masyado itong mababa. Mabilis din naman binalot si Gene sa dekuryenteng pampainit at kalaunan ay nakabawi at agad din nakarecover. Number 2, David Blaine. Kilala mo naman siguro si David Blaine, tama? Siya yung taong gumagawa ng lahat ng uri ng magic trick na kung saan ang karamihan sa kanila ay kakaiba at hindi ka pa rin paniwala. Di din natin malilimutan yung araw na pinakita niya ang kanyang puso na tumitibok sa live audience na naibroadcast sa buong Estados Unidos. Ang stunt na ginawa niyang to ay nakawala ng malay sa karamihan at ipapakita namin sa iyo kung anong klase siyang tao. Isang araw nagpasa siyang ikulong ang kanyang sarili sa 6 toneladang yelo at manatili ng giyelo sa kabaong na yon. Pagkatapos ang 48 oras, siya ay lumabas mula sa kanyang nagiyelong libingan at di man lang nagtamo ng matinding pinsala at ang kanyang reklamo lamang ay ang kanyang binti dahil sobra itong nangalay. Number 1, Gardel Martin. Ang huling entry na ito sa aming listahan ay hindi lamang nakaligtas sa pagiging yelo. Ito din ay dahil siya ay nagyelo at nakaligtas sa pagkakalunod. Si Gardel Martin ay isang 22 months na batang lalaki na natangay ng rumaragasang tubig sa tributary Buffalo Creek. Ito ay nasa labas lamang ng Mifflinburg, Pennsylvania. Ang sanggol ay nasa 1 degree Celsius ng higit sa 30 minuto. Na makuha siya mula sa nagyelong tubig, siya ay sobrang lamig at hindi na humihinga. Para sa 1 oras at 41 minuto, ang mga rescuer ay agad siyang sinipr para siya ay mabuhay. Nagulat ang mga rescuer dahil ang bata ay nabuhay at sinabi nila na ito ay isang himala. Makalipas ang 5 araw, ang bata ay naging malusog at nakikipaglaro na sa kanyang mga kapatid. Ang pagkahulog sa napakalamig na tubig ay nagpapalitaw ng diving reflex na kung saan nag-iimbak ng oksigen sa pamamagitan ng pagbagal ng puso at paglipat ng dugo sa mahalagang bahagi ng katawan tulad ng utak. Ilan lamang to sa 10 himalang nakaligtas matapos literal na magyelo. Nag-enjoy ka ba sa ating video? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.